way, eto nga, ikikwento ko sa inyo kung anong nangyari kanina because hindi din naman ako nakapag-vlog. So, kami ni Shea, Jeff at ako, pumunta kami sa Cobar. That's a 1 hour and 30 minutes away with an average of 120 kilometers per hour. And, yeah, medyo malayo siya, nakakapagod siya i-drive, lalo na pag madami kang kasabay na sasakyan. Tsaka medyo traffic-traffic lang din. So, yun, nagpunta kami ng Ocean Basket. Doon kami tinrate ni Tita Tina, yung tita ni Jeff. So, yun, kasama niya yung... yun. Kasama niya yung boyfriend niya. Boyfriend niya. And then si Jeff at Chenga. And then, I'm the fifth wheel. So, that's what it feels to be a fifth wheel. Pero okay lang, libre food. Pero yun nga, lagi naman pag nag-iaya si tita, nililibre niya kami ng food. And ang dami namin food, seafood. Seafood basket nga, di ba? So, yun. Merong ano, tahong. Sarap ng shrimp nila, inihaw na shrimp. And then, nasarap din ng ano nila. Maasim-asim yung mix ng butter. Ewan ko anong minix nila doon sa butter na sausawan. Sauce. And then, may calamares, may fish, and yun, squid na parang inihaw na squid, something like that. Sarap. Then, yun nga, may mga sushi kami, and maki. Wow! Grabe, sobrang busog. Ang dahil busog. And then, may free kami na two desserts na yung isa is lemon something, and then yung isa tiramisu. Sobrang sarap din. Yung tiramisu, ako umubos. Ang sarap. Kasi may ano siya, may whipped cream sa tabi. And then, yung tiramisu. So, kuha kang tiramisu, then sausaw mo sa whipped cream. Tapos yung may caramel pa silang ginanon sa ibabaw. So, wow, heaven. And then, after that, nagpunta kami sa mall. And then, pumunta kami kay Uncle Tetsu. Actually, sobrang tagal niya ng na hype or sobrang tagal niya ng nauuso or nauso siya or naging popular nga siya na masarap daw. So, ngayon ko pa lang siya matitikman. Hindi ko pa siya natikman actually. Nandiyan siya si... Ano, ayan. Si Uncle Tetsu. Ayan. Pumili lang ako ng isa. And, yun nga. Titikman natin yung hype na sinasabi nila. Although, medyo matagal-tagal na yung hype na yan. Pero, anyways, yun lang. Sobrang pagod. So, balik dito. 1 hour, 30 minutes din na drive. Hagtok! So, peace out tayo. That's the first day of our vacation. Vacation dito sa Kingdom. Bukas, walang plano. Susunod na bukas, walang plano. But Friday, merong party-party na mangyayari. So, yeah, let's see. Update-update na lang tayo. And so, kakagising ko lang, ano po, and I have my coffee here, and andito si Uncle Tetsu, which is, hindi ko na maintay na tikman. So, itikman natin si Uncle. Kung anong lasa, sino na nakatikim sa inyo kay Uncle Tetsu, pakitaas ang inyong mga paa. So, unboxing Uncle Tetsu. Itong kanyang logo sticker. Oh. And meron siyang parang foam-like na takip. And the cheesecake with the logo of Uncle Tetsu. Diba? May kasama na rin siyang tinidor and kutsilyo, plastic tinidor, and we will
See the hype! The hype of Uncle Tetsuo, kahit matagal-tagal na siyang hype na hype sa media, tsaka sa social media, and traditional media. The Uncle, oh my gulay ang lambot. Malambot. Malambot na sticky feels. And we will see. The hype! Oh my gulay. See? Nakikita nyo ba yan? The cheesecake. By the way, nagkape ako, so na natin. Nakaiba yung texture niya, natutunaw siya sa bibig. Kala mo, ice cream? Pero yung pagka-cheesecake niya, hindi naman, pero hindi siya ganun ka lakas yung dating yung lasa. Yung feeling lang ng kinakain mo siya. Masakap siya, lasa naman cheesecake. Pero hindi ka strong yung lasa. Pero yung feeling na natutunaw siya habang kinakain mo siya, na para siyang ice cream na hindi malamig. I don't know the... Basta natutunaw siya sa bibig. Pag, alam mo yun, kada ganun mo, hindi mo na siya kailangan nguyain. Ah! Nakaibang feeling. Isa pa. Masarap siya, guys. Actually, sa price niya, nagulat ako. Kasi 29 riyals lang siya. So, ina-expect ko is mas mahal siya dahil nga sa hype. Pero 29 riyals is not bad dito sa KSA, because yung ibang cakes is mas mahal. So, kung hype ka na product, tapos cheesecake, tapos ganito kasarap, 29 riyals is not bad. Pero parang kaya ko ubusin ng isang upuan to. May nga pa nga. Oh my gulay. Ang lambot niya kasi. Tsaka ang sarap niya ano. Sarap niya kainin. Although yung 29 riyals, mas mahal pa siya sa full tank ng sasakyan. Cheers, guys. Cheers para kay Uncle Tetsu. Sa kanyang cheesecake. Kapag-invento nga ng ano, sarili kong brand ng cheesecake. Si Uncle Yims. Boss Yims. Boss Yims cheesecake. Cheers. Actually, habang tumatagal ah, mas lalo ko nalalasahan yung pagka-cheesecake niya. Dahil nga siguro nagkape ako. Actually, nagkakape pa din ako. Kaya medyo natabunan yung lasa niya. Pero yun nga, habang kinakain ko siya ngayon, mas nagiging strong yung cheesecake niya. Mas sumasarap. So, kung ako sa inyo, kung kakain kayo nito, masarap din naman siya kaulam ng kape. Pero mas masarap siya pag siguro pag solo lang. So, o siya muna yung kakainin mo bago ka magkape. And
Yeah, that's my review of my uncle. Tagal-tagal ng hype nito, pero sabi ko nga noon, parang hindi na naman kasi ako nagpapadala sa mga hype-hype na yan. Eh, sakto lang naman na nandoon nga kami sa mall na yon. Tapos sila Shedden, tsaka si Jeff is bibili din. So, why not try it? Diba? Tsaka maganda ang kanyang packaging. Meron siyang resealable lock. Boom! Ikabit ulit natin si Uncle Tetsu's cake. Ayan. Uncle Tetsu's original cheesecake is soft, fluffy, and melts in the mouth. Yun nga, yun yung feeling. Each cake is freshly baked, tama. Na using the finest dairy and egg without any added preservatives. It is highly recommended to consume within 3 days from production date. So, yun. Kahapon lang naman to. Product, Japanese cheesecake. Ingredients, cream cheese, egg, milk, butter, sugar, flour. Shelf life, 3 days from production date. Storage, please avoid direct sunlight. Store in dry, cool place. Yan. Follow us on uncle_tetsu_gcc. Ibig sabihin ng GCC is yung Gulf countries, something like that. Saan yun? Sa Instagram yun na. And ang website nila is www.uncletetsu-gcc.com. So this is not a paid advertisement. Wow, kala mo sikat na YouTuber lang. Ano. Pero yun nga, sakat niya. Sana na-sponsoran niyo ako, Uncle Tetsu. GCC. Mga Pinoy dyan. Kain kayo sa Uncle Tetsu. Ang hirap ng ganito, wala akong makausap eh. No? Sige na. See you guys sa aking susunod na food review. By the way, comment below kung nakatikim na kayo na Uncle Tetsu. And comment nyo kung nasarapan ba kayo at kung anong experience nyo sa pagkain kay Uncle Tetsu. Bye-bye.